Hello Aries, I hope you're doing well. This is your daily message for December 9th. Please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you. And maraming salamat din po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. So, yung message ninyo for December 9 is Four of Swords. So, Aries, ang unang-una kong narinig dito is ipagpahinga mo ang iyong puso, no? So, maaring meron kang pinagdaanan dito emotionally in the past and maaring hanggang ngayon, no? Nai-stress ka pa rin about that. Maaring hanggang ngayon, hindi ka pa nakakapag-move on from that kung ano man ang naging sitwasyon mo dyan sa usaping puso. So, ngayon, yan ang aking naririnig na ipagpahinga mo ang puso. And para may pagpahinga mo din ang iyong puso, no, you also need to rest your body so that your mind can also rest, no? Para maibalik mo sa iyong sarili ang balanse, no? Para maibalik mo sa iyong sarili ang focus. So kailangan mong magpahinga, definitely makakatulong kung ikaw ay magmuni-muni, makakatulong kung ikaw ay mag-relax, mag-rest, no? Step back a little doon sa mga bagay na nakakapagpapagod sa'yo, nakaka-stress sa'yo, you need to chill ngayon. Yun ang panawagan sa'yo ng card na to, na kailangan mong ihiga yan, kailangan mong ilakad yan, you know, spend time with nature if possible for you. Kung meron kang access, no, sa isang park, sa tabi ng dagat, sa tabi ng any body of water, o kahit sa likod bahay lang kung merong puno dyan, mga halaman, spend time outside, Aries, kasi napaka-rejuvenating ng nature spirits, napaka- therapeutic, no, ng nature spirits. Napakalaking bagay yan na makakatulong sa'yo sa pagre-relax ng iyong isipan so that you can declutter your mind, your heart. Ang iba sa inyo dito, no, kailangan mo lang ng pahinga. Kailangan mo lang ng kompletong tulog, kailangan mo lang ng nutritious food dito, kasi maaring sa sobrang kabisihan ninyo sa araw-araw, wala na kayong panahon makapagluto man lang ng, alam mo yung quality food, masustansya na makakatulong sa inyong katawan. So maaring puro kayo take out dahil maaring wala na kayong oras, no, para makapagluto pa ng, alam mo yun, homemade ba na pagkain. So you can also try doing active meditation, Aries, no? Kahit yung maglakad-lakad ka outside and just free your mind of clutter, free your mind of stress or problema, makakatulong yan na maglakad-lakad, makapaglakad-lakad ka sa labas at makalanghap ka ng preskong hangin. And that is very healing. So, makakatulong yan sa'yo. Ang iba sa inyo dito, no, pinagpapahinga kayo dahil maaring meron kayong pinoproblema. Maaring meron kayong pinoproblema na i-stress kayo and you can't focus on your daily routine dito kasi nababagabag kayo ng problemang ito. So, mag-relax ka muna, you know. Importante na magdasal, mag-meditate if you can para malinawan ang iyong isipan, no? Malaki ang maitutulong sa pag-decision or pag-iisip ng solusyon sa mga problema kung ang isip natin ay clear, no? Kung ang isip natin ay maluwag. Kaya kailangan na mag-declutter ka ng iyong isipan dito para makapag-isip ka ng maayos at maluwag. So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Leo. I hope you're doing well. This is your daily message for December 9. And please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And Noy, lagi ko po kayong safe at healthy lamang. Yun po aking laging dinadasal para sa inyong lahat, Leo. So, December 9 for Leo, we have the Three of Wands. Napakaganda nito because this is good fortune on your side, Leo. So, napakaganda, napakaswerte ng araw na ito para sa'yo. Kaya, this is the perfect time na, alam mo yon, gawin mo na yung mga gusto mong simulan na endeavor ngayon. Kung nakahanda naman na ang iyong mga plano, ready to roll out, huwag ka na mag-procrastinate, huwag ka na magpa- bukas pa, o magpasa isang linggo pa, mga ganon. Do it now, if may panahon ka na, ba? Diba? Gawin mo na habang maswerte ka ngayong araw. Because, big sabihin yan, kung ano man ang sisimulan mo ngayon, no, makaka-expect ka na maganda ang magiging takbo niyan. Dahil swerte ka ngayong araw, magiging maswerte, maluwag, maliwalas din ang pagtakbo, magiging smooth sailing lang ang kung anumang sisimulan mong endeavor ngayon. Sa dito as well, no, may makaramihan sa inyo merong hinihintay. Maaring naghihintay ka, Leo, ng iyong pagbiyahe sa ibang bansa. I feel na malayo ang iyong pupuntahan dito. So, maaring you are going to travel for work or overseas, or maaring merong international travel dito for you na linked sa iyong trabaho or linked sa iyong negosyo. Maaring din ang iba dito, you know, merong competition na dadaluhan overseas. Yun ang aking napipick up din. Merong international competition. And ang iba sa inyo dito, meron travel din abroad na holidays. Mag-holiday ka doon, magbabakasyon ka doon is for some of you as well. Ang iba naman sa inyo dito is going to travel by air para umattend ng isang kasalan. So, merong probably destination wedding ito na iyong dadaluhan. Or maaring ikaw yung ikakasal. Wow! Maaring meron destination wedding ka, tropical setting. Ang wedding na ito is what I am seeing here. So, very beautiful, hey? And meron din ditong expansion, no? Maaring ang iba sa inyo nag-iisip or nagpaplano na mag-expand ng iyong negosyo, mag-expand ng iyong studies, maaring ganun. So, maybe, no, may travel din dito na linked sa studies. Kasi, ang iba sa inyo, maaring nagiging exchange scholar. Ayun ang aking naririnig ngayon. Or, maaring meron ditong magte-take ng masters sa ibang bansa. Wow, napakagandang opportunity yan for you, Leo. And this is just a successful energy. So, I feel na meron na kayong success dito na nararanasan, no? Sa mga endeavors na ginawa nyo na. Yung mga nilaunch nyo na few months ago or years ago. Ngayon, I feel is pinapanood mo na yung endeavor na yan na nagsasucceed, yung career, trabaho, negosyo, no, sumisipa na sila. Depende sa inyong sitwasyon, but you are watching your success unfold dito is what I am picking up. So, napakagandang energy. Take advantage of this energy, Leo, habang ang swerte ay nasa iyong horizon. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. This is your daily message for December 9. Please keep in mind
that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dinadasal para sa inyong lahat sa Sagittarius. So, tingnan natin. December 9, energy ninyo is the judgment. So, Sag, now is the time for life review, no? Ito yung panahon para busisiin yung mga ganap sa buhay ninyo from the past, ngayon, you know, ano yung mga kailangan ninyong gawin in the future, sa present, anong mga kailangan ninyong i-release from the past na hindi nyo naman kailangan ngayon sa inyong present life, no? Parang ano to eh, parang re-evaluation and reassessment, kumbaga, because you've come this far na, no? And ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay, ang dami mo nang mga nagawa sa buhay mo. Now is the time to do some kind of pre-evaluation sa mga nagawa mo na in the past sa iyong and tignan kung ano yung mga naging epekto ngayon ng mga nagawa mo nung mga nakaraan. So, ito yung ano, yung parang meron transformation dito na magaganap, and that is going to start with re-evaluation, reassessment, and the life review para mag-move forward ka towards something na alam mo yon, makakapagsimula ka on a clean slate. But before that, you really need to release something. Release anything and everything and anyone that doesn't serve your highest good anymore para makapagsimula ka on a clean slate dito. So you may need to do some kind of reflection, no? Introspection and contemplation ngayon, so you can do that. There may be significant decision that you may need dito. Maaring may mga bagay na kinikip mo pa, merong mga damdamin, emotions na tinatago mo pa rin sa iyong dibdib na hindi na kailangan, no? Because maaring nahihirapan ka, maaring may takot ka na i-let go yun, or hindi mo matanggap na i-let go mo na yun. But then, if it's not serving your highest good anymore, kung clutter na lang din naman ang silbi ng damdamin na yan or ng emotion na yan sa inyong dibdib, it's time to release them, no? Para makapag-move forward ka na, para makapag-move on ka na. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.